Okay, hello, hello guys. Magandang araw sa inyong lahat. At welcome sa channel ko sa Maestro Chess TV, ang Tagalog Chess Tutorial. Okay, so sa mga nauna kong video, na ituro ko na yung mga moves ng bawat pyesa, yung kanyang points, yung special moves. Ayan, okay, so na ituro ko na yun, yung mga yun dun sa mga video ko, no. Dito naman, ituturo ko naman sa inyo yung mga rules. Okay, so syempre hindi lang tayo basta-basta maglalaro lang agad ng chess. So kailangan meron yung rules. Okay, umpisa natin. Number one natin dyan sa laro na chess, yung tinatawag natin na touch move. Okay, so ito ang example natin ng touch move. Okay, so ang gagalaw ngayon ay ang white. Okay, so habang nag-iisip yung player sa white, nakita niya yung kanyang knight na hindi nakasentro, no? Hindi nakasentro ng pwesto, nasa gitna siya ng green saka white, no? Ngayon, ginalaw niya to at inayos niya. Okay. So automatic hinawakan niya yung knight. Ibig sabihin, yung knight na yung kanyang igagalaw. Okay? So touch move na, nahawakan na niya. Ito na yung kanyang igagalaw. Ayan. Okay, so na niya, kailangan ito na yung kanyang i-move. Okay. So ngayon naman etong black. Example ng touch move din to, no? Ngayon naman yung black, ang gagalawin niya dapat ay ang bishop, no? Example, itong bishop ito yung kanyang kaanuhin. Tapos na ano niya ang knight dito. Okay, na una niya nagalaw dito yung knight, hindi niya sinasadya, no? Automatic ito ng knight na to ang kanyang igagalaw or imu-move. Okay. So, yun yung touch move. Okay. Okay. So, halimbawa naman, ang mag-move ay ang black. Okay. So, nakita mo na yung bishop ng white hindi nakasentro o hindi maganda ang pagkakalagay, no? Aayusin mo sana, aayusin mo siya, no, hinawakan mo, tapos inayos mo. Okay, so yun ay touch move na rin. So, ang ibig sabihin nun, yung bishop na to, ikakapture mo. Okay, so merong magkakapture dito na bishop, ayan, yun ay ikakapture mo na. Okay, pero kung wala naman, okay. Yan, so ano ka pa rin doon, ligtas ka pa rin sa touch move, ano? Kapag halimbawa nahawakan mo tong bishop na to, inayos mo, tapos wala naman ikaw na pwedeng gamitin na pyesa para makapture yung ano, yung bishop. Okay, so ligtas ka pa rin sa touch move, ano? So wala kasing pwedeng mag-capture na ibang pyesa. So, kailan magiging exempted dun sa touch move? Okay, so kailangan sasabihin mo ay I adjust. Okay, so sasabihin mo, gagalawin ko to, aayusin ko to. Okay, for example, ito nga, itong knight. Sasabihin mo dun sa iyong kalaban, gagalawin ko to, aayusin ko to. Ayan. So, yun. Pwede yun. So, excuse ka doon sa ano, sa touch move, ano? Okay, next, pwede rin mo sabihin yung word na jadoub. Okay, so yung jadoub ay French word na means I adjust. Okay, so pwede rin yun, no? Okay, so yun yung basta magsasabi ka lang doon sa iyong kalaban na so saglit, gagalawin ko muna to, ha, aayusin ko lang. Okay, so yun ay pwede. Okay, so sunod natin dun sa rules. Okay, huwag kang gagawa ng
ingay. Okay, so alam naman natin na ang paglalaro ng chess ay ito yung ginagamit natin ay utak, or tayo ay kailangan mag-isip dito ng maayos ka para makapag maka-move ng maganda or ng maayos, no? Pero kung ang kalaban mo or ikaw ay gumagawa ng ingay, kumahampas sa table, kumakanta, or basta gumagawa ka ng ingay, okay, so yun ay hindi pwede. Sa totoong official tournament, pwede kang ma-disqualify. Okay, so kasi dun sa ingay na nagagawa mo, nasisira yung diskarte noong iyong kalaban. Abis na siya nakakapag-isip ng maayos, eh hindi, kasi nag-iingay ka or ginugulo mo yung laro. Okay, so kahit hindi official tournament, kailangan sundin ang rules na para ikaw ay matuto talaga and gumaling. Ayan, okay, so sa sitwasyon na to, okay, so ang piyesa na lang natin sa black ay ang king, tapos ang white naman natin is queen saka king. Okay, so kung anuhin natin, meron pa itong checkmate, no, gamit ang white. Pero kung ang gagalaw dito is ang black, eh masasabi natin na stalemate yan. Okay, so bakit stalemate yan? Kasi wala nang gagalawan yung ating black na king, no? Hindi siya pwede pumunta dito kasi check siya ng queen. Hindi na siya pwede pumunta dito, check pa rin siya ng queen, at laro na dito, check pa rin siya ng queen. Kaya masasabi natin yan na stalemate yan. Isa pang example natin ng stalemate, no? Unang mag-move ngayon ay white. Okay, yung white nag-move dito. Okay. Tapos yung black nag-move ngayon siya dito. Ayan. So yan ay stalemate. Okay, so hindi pwedeng pumunta dito ang king ng white kasi check siya ng pawn. Hindi rin siya pwedeng mag-move dito, check pa rin ng pawn, hindi rin dito. Okay, hindi rin pwede dito. At lalong hindi rin niya pwedeng i-capture yung pawn. Okay, so wala siyang ibang mapupuntahan, ano. Kaya masasabi natin na yan ay stalemate. Okay, so yung isa pang klase ng stalemate ay yung tinatawag natin na 3 times repeat rules. Okay, so paano naman yung 3 times repeat rules? Okay, so for example, nag-check dito ang queen. Okay, bumalik siya dito. Tapos nag-check ulit ang queen dito. Ayan. Bumalik ulit dito ang king. Tapos nag-check ulit ang queen. Ayan. Bumalik ulit dito yung king ng cut ng black. Tapos chumek ulit dito. Ayan. Tapos bumalik dito. Okay, so kapag yung move na ginawa noong dalawang magkalaban ay naulit ng 3 beses, masasabi natin na stalemate yun. Okay, so dun lang sila gumalaw sa pwesto na yun, 3 sunod-sunod na beses, no, na nagpaulit-ulit sila ng galaw. So yun ay stalemate, 3 times repeat rules. Okay, so ngayon naman ang piyesa na lang natin dito is dalawang king. Ayan. Okay, so yan ay wala, hindi na pwedeng magkamatehan, ano? So hindi na pwedeng ma-checkmate niya ng ang isa't isa, ano? So hindi na, hindi niya pwedeng i-check to, hindi pwedeng niya pwedeng i-check to. Ayan. So kapag yan na lang ang natira sa officials natin o sa piyesa natin, masasabi na natin yan na stalemate. Or pwede din natin masabing stalemate kapag wala nang tamang piyesa yung laro na nilalaro natin, ano. So kapag wala na siyang tamang piyesa na hindi na kaya niyang makamate, or tinatawag natin na insufficient checkmate material,
Okay, so yun ay stalemate na rin tawag natin doon. Ano? So for example, ang gamit mo na lang, ang pyesa mo na lang is king saka knight or king saka bishop. Ayan, okay. So kapag hindi na kaya noong mga pyesa na imate yung kalaban, stalemate na rin yun. Insufficient checkmate material. Okay, next natin ay ang 50 moves, no? 50 moves na wala kang nakaka-capture. Walang nakaka-capture sa ang kalaban, wala kang nakaka-capture. Pareho kayo, ano, 50 moves, no? So, masasabi natin din yun na stalemate. Okay? Kumbaga, dun sa haba-haba noong sa dami ng naging moves, kumbaga walang naging improvement, no? Walang nabawas dun sa mga pyesa kahit isang pawn. Okay, so siya ay pwede na rin natin masabi na stalemate. Okay, and then syempre, ayan, so pwede rin dito na mag-resign. Ano? So pwedeng mag-resign kung alam mo na hindi mo na kaya, ano na yung ano ng kalaban, lamang na yung kalaban. So pwede ka ring mag-resign. Pwede ka na sumurrender. Ano? Okay, pero kapag yung merong pang tsansa na pwede ka pang manalo, kumbaga hangga't hindi pa ikaw na checkmate, huwag kang mawawala ng pag-asa kasi maaring merong pa ring magbago dun sa laban. Kaya diskarte lang, laro pa rin hanggang sa dumating yung ano, yung time na ano talaga matapos yung game. Ano? So wag habang maaari, wag i-resign or wag isuko yung game. Okay? And then syempre yung pinaka-importante sa lahat, okay, so yung respeto. Okay, sa kahit anong game, no? So kahit kapag nanalo or matalo, so kailangan shake hands, no? Okay, so hindi yung porket tatalo ka na, magagalit ka na, kailangan ay sports, no? Okay, so yan yung mga rules na kailangan natin sa paglalaro ng chess. Okay, so sana ay ano, may natutunan kayo sa topic na to ngayon, no? Ayan, so siguro pwede na kayo makapaglaro ngayon ng chess. Okay, so sa susunod, tuturuan ko kayo ng mga basic openings, basic checkmate. Okay, so mga ilang ano lang, examples na ituturo ko sa inyo yun kung paano gawin yun. Okay, so maraming salamat sa panunod sa Maestro Chess TV, ang Tagalog Chess Tutorial kung saan matututo ka maglaro ng chess. Okay, thanks for watching.